First of all, guys, itong vlog na to ay ang pang 100 na vlog natin. So, 2 years na rin yata itong YouTube channel natin. Actually, hindi lang 100 yata yung video na nagawa ko. Lampas ng konti. At kung mapapansin nyo, guys, nag-umpisa ako sa San Miguel noon, yung unang video na vlog ko. Tapos, kapag may mga milestone, halimbawa, na-reach ko yung 100 subscribers, bumabalik ako sa San Miguel, kasi doon ako nag-umbisa. At dahil pang 100 ngayon, special itong i-review natin ngayon kasi ito ay isang napaka-rare na product ng San Miguel Beer. Ang tawag dito ay San Miguel Cerveza Blanca. Ang ibig sabihin ng Blanca ay white. Rare ito kasi hindi ito available sa Pilipinas, guys. Ang mga bansa lang na available to ay Hong Kong, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, at saka Vietnam. So, bihirang mahanap to. Tapos ngayon ko lang siya nakita sa grocery. So, grinab ko kaagad. At sakto naman, guys, na pang 100 video itong gagawin natin. Ang type ng alak na ito ay ale. Tapos specifically, wheat beer. Bakit kaya hindi available sa Pinas to? Tsaka hindi rin masyadong sikat ang mga white beer or wheat beer sa Pilipinas. Meron akong na-review yung isa pero nag-iisa lang yun na white beer sa Pilipinas, yung Brew Kettle. So, lahat ng beer doon, karamihan talaga is lager type na beer. Anyway, dalawa lang klase, guys, ang beers. Mga lager, from the root word na lag is bottom fermenting yeast yung mga yon. At ang karakteristik niyan is transparent. Mas matagal siyang gawin, so nagiging malinaw yung liquid sa taas. At ang overall process ng paggawa ng beer ng mga lager is cold. Samantalang ito namang mga ale na type na beer ay mga top fermenting yeast, mas mabilis, tapos warm ginagawa itong mga top fermenting yeast. So marami pang flavors yun na natitira, katulad ng mga white beer, medyo maasim-asim ang mga to. Malabo rin yung mga ale, karamihan ng ale. Example is yung mga sikat na ale is yung mga stout, Guinness. Tapos ito mga white beer ng Hoegaarden at saka na 1664 Blanc. So that's why it's rare. Mas marami ang lager na beer kaysa sa mga ale. Wheat beer o pwede mo ring tawaging white beer or wheat beer. Ang alcohol niya is 5.4%. Hindi siya ginagawa sa Pilipinas. So ang gumagawa nito is San Miguel Beer, Thailand. Ang ingredients niya ay water, barley malt, wheat malt, spice extract, coriander hops, yeast extract. Ni-release pala ito, guys, sa market 2020 lang. So, kalagitnaan ng pandemic pala nilabas to. Mabilisan nating i-review ang graphics, guys. Actually, hindi ako masyadong natutuwa sa graphics niya. Medyo underwhelming. Para sa akin, lakihan lang sana nila yung blanca dito na text para mas madaling makita kahit malayo. Sakto lang yung graphics niya. Tapos, gumamit din sila ng stickers lang sa bote. So, minus points para sa akin. Maganda sana yung kung ginawa nila yung parang bote ng San Miguel Beer na typical na pale pilsen, yung naka-impose. Yun talaga is classic na classic. Ito, sticker type. Nakalagay sa bote na amber. Ang mga kulay na amber na bote ay nagpa-prevent yan ng mga certain wavelength ng ilaw para hindi agad na spoil, hindi agad nasisira ang laman or nagbabago ang quality ng beer sa loob. That's why karamihan ng mga beer, guys, nakikita nyo na nasa kulay na amber na bote. Okay, guys, huwag na natin patagalan. Buksan na natin to. Tikman natin to. Ay, at in-expect ko na medyo masim-asim to. Dahil San Miguel Cerveza Blanca is truly satisfying with beer that harmoniously balances spicy, smoky, and fruity flavors with a whiff of citrus and mint. In a hazy golden brew topped with a silky cream head, making it refreshing beer favorite. So, malasa siya, creamy siya, masim-asim daw, mayroon pa daw siyang mint. Buksan natin, guys. Alright, guys, tingnan natin ang kulay niya. Ayan nga, guys, karakteristik ng mga ale is malabo. Hindi natin matilt, so mabula siya. Yan po ang kanyang kulay, malabo yan.
wala kang, hindi mo actually makikita yung sa likod, ganun sa kalabo, guys. Amoy natin. Alright, hindi masyadong matapang amoy. Kung malayo ka, hindi mo maamoy, kailangan mong ilapit yung ilong mo. At yun nga, nakakaamoy ako ng tamis tsaka ng asim. Sa pagkaalala ko, guys, ang isa sa mga nasarapan ako na blank is Hoegaarden tsaka yung 1664 blank. Meron akong lately na-review na wheat beer din, pero parang mas okay yung 1664 blank kaysa dun sa late last time na na-review ko na white beer. Okay, tikman natin, guys. Cheers. Alright. Natikman ko kaagad, guys, ang tamis niya. Tamis siya. Marami siyang spice nga. Maraming nangyayari sa lasa niya, guys. Sa dila ko. Pagdating sa pait, guys, konti lang. Konti lang ang pait niya, aftertaste niya. Halos wala nga. Parang juice, guys. Parang juice. Surprisingly, guys, masarap siya, guys. Hindi dahil bias tayo, dahil product ng Pilipinas to. Although, hindi available sa Pilipinas. Pero masarap siya, guys. Tsaka iba ang lasa niya, guys. Parang hindi siya beer. Para siyang juice lang. At sobrang konti ilang ng hint ng alcohol, guys. So, saktong-sakto to sa pag nag-chill ka lang. Tsaka, especially mga girls siguro, magugustuhan to ng mga babae. Hope na maging available ito sa Pilipinas naman. Anyway, bigyan natin siya ng masarap na pulutan. Sisig, guys. Hindi siya pork na sisig, kundi tokwa sisig. Inom muna tayo. Refreshing, guys. And then, tokwa sisig. Manghang-anghang, lagyan natin ng sili. Sarap. Lalong sumarap siya, guys, with pulutan. Mahirap siyang i-describe, guys, yung lasa. Try nyo, if makahanap kayo nito. Maasim-asim na spicy nga. Matamis. Overall, ang sarap niya, guys. Definitely, mas masarap to kaysa dun sa last time na na-review ko na wheat beer. Yun muna, guys. See you next week. Bye-bye. Cerveza TV.